Hello guys, once again, welcome to our Lenten season series, particularly Sunday number 4. So ito yung paghindilayan natin ngayon, ang ika-apat na linggo ng Kwaresma, kung saan ang Ebanghelyo ay napaka-uplifting at saka napaka-inspiring, sapagkat ito yung gospel na pinaka-pinag-uusapan at pinaka-common, pinakasikat, walang iba kundi ang the parable of the prodigal son. So, kung ating isa-summarize lang ng konti ang story ng prodigal son, ito ay may isang mayamang tatay at meron siyang dalawang anak, isang panganay at saka isang punsong lalaki, at saka yung punsong lalaki ay nagdesisyon na kunin na niya yung kanyang parte ng mana, at saka pumunta siya sa malayong lugar wherein he squandered his money, his treasure, his resources, and eventually after famine came, after he spent all his money, naghirap siya at pumunta siya sa isang tao na maraming mga properties. At ang tao na ito na kanyang nilapitan ay may mga alagang baboy, at doon ay nagpa-assign siya para mag-alaga ng mga baboy, kung saan ang iba o yung pagkain kaning baboy na tinatawag ay hindi sapat halos para sa mga baboy na kanyang ini-aim na makakain man lang para maibsan yung kanyang. At dahil doon, naisipan niya na magsabi na habang doon sa bahay ng tatay niya, sobra-sobra at sagana sa pagkain ng kanilang mga katulong. Sabi niya, maghihingi siya ng tawad at sasabihin niya na, "Father, I am not no longer worthy to be called your son. Please accept me even as one among your servants." Tapos nung pauwi na siya, nakita siya ng tatay niya, at habang malayo pa siya, dagling kumarima ng takbo ang tatay niya para siya ay salubungin. At sa sobrang galak at tuwa ng tatay niya, niyakap siya at hinalikan, at nagsabi itong punsong anak na pasaway or swahil na, "I have seen God and I have seen to you. I am no longer worthy to be called your son. Consider me as one of your servants." Pero ang sabi ng tatay niya sa mga nakapalibot na mga servants, "Quick, give him the best robe, put a ring on his finger, and katayin natin ang pinatabang baka or the fattened calf." At habang sila ay nagsasaya, narinig, parating ang kuya niya, at ang nagtanong itong kuya niya, "Bakit may kasayahan? Para ano itong tugtugan na to?" At sabi ng servant sa kanya na nagbalik na ang kanyang swail na bunsong kapatid. At nang nakita na siya ng tatay niya, sabi ng panganay na anak, "Ama, sa ilang taon na ako ay dito nagkugol ng panahon para tumulong sa iyo, mapaundan ang iyong mga ari-arian. Hindi mo wala ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para pagsaluhan namin mga barkada. Habang itong swail ko na kapatid na nag-squander or nag-lustay ng mga kayamanan na hiningi niya habang ikaw ay nabubuhay pa, binigyan mo ng pagdiriwang at pinapatay mo pa ang pinatabang baka." At ang sabi ng ama sa kanyang eldest son, "Sa'yo ang lahat ng mga iiwan kong itong mga ari-arian pag nawala ako. Pero sa ngayon dapat tayo ay mag-rejoice, magsaya, sapagkat ang kapatid mo na nawala ay nagbalik na. At ang kapatid mo na sinasabi niyang namatay ay muling nabuhay." So, bago ko pagnilayan or i-share sa inyo ang napakagandang sharing ng mga tao tungkol nga dito sa prodigal son, gustong sabihin muna na pinagdiriwang pala natin itong ika-apat na linggo ng Kwaresma na tinatawag sa
simbahang Katoliko na Laetare Sunday. Ang ibig sabihin ng Laetare ay joyful or joyous Sunday. Siguro magtataka kayo na pwede palang magsaya din. Pwede tayong maging happy kahit panahon ng Kwaresma. God loves a cheerful giver, sabi nga, ika nga. At dapat nating tandaan na hindi masama ang maging masaya. Basta nasa landas lamang tayo ng daan kung saan iniuutos ng Diyos ang mga bagay na dapat ating gawin. Pwede tayong magsaya kahit tayo ay diriwang o nag-observe ng Lenten season, sapagkat bilang mga tao, meron tayong dahilan para magsaya, sapagkat after Lent, Easter will follow. Bakit nga ba Laetare Sunday itong pang-apat na linggo ng Kwaresma? Laetare or Joyful Sunday ayon sa Simbahang Katolika, sapagkat nagbalik ang isang taong nawala at nabuhay muli ang isang taong namatay. Ito ay makikita natin sa bunsong anak ng tatay na mayaman na naglustay ng pera niya pagkatapos niyang hingiin yung kanyang mana at pumunta siya sa ibang bansa at doon inuusa yung pera niya. So, natatandaan ko noon na sa Denmark, may isang store, may isang tindahan doon na bago ka makapasok, kailangan mo muna mag-smile. Hindi bubukas ang iyong pinto kapag hindi ka mag-smile. So, even as simple as smiling would actually make a difference not only to your life but also to the life of other people. Most especially because we don't know what these other people around us are undergoing or are passing through, especially during these many difficult times of our days. So, Laetare Sunday is a time for us to be reminded na dapat din marunong tayong maging masaya, sapagkat meron tayong isang ama na lagi naghihintay sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, pagiging makasalanan, walang di isa man sa atin ang dapat pagmalaki. Hindi katulad ng mga Pharisees na mayroon daw doon isang may dalawang tao sa synagogue na nandoon si Jesus Christ. Isang Pharisee at saka isang tax collector. At ang sabi ng Pharisee na to na, "I am blessed and I am happy that I am not like that tax collector who is a man who cheats, a man who does not follow the law, while I myself am doing almsgiving, following the commandments, and so on. So, habang ang tax collector ay nakayupo at nagdadasal, at sabi niya, "My Lord and my God, have mercy on me, have pity on me, for I am a sinner." At sa dalawa, nung lumalis na yung Pharisees at saka yung Pharisee at saka isang tax collector, sabi ni Jesus Christ, sabi niya sa mga apostles, mas naging blessed yung tax collector. So, dapat natin tandaan din na itong panahon nga ng Kwaresma, kung makikita natin dito sa pinagninilayan nating prodigal son parable, dapat tayong maging hopeful na mayroon tayong tahanan na laging bukas at laging may nag-aantay sa ating ama. At ito ay yung ama na kailanman ay hindi tayo i-judge at saka lagi handang tumanggap at tumangkilig sa atin. Napakaganda at napaka-uplifting ng attitude ng nakababatang kapatid na to, na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan ay he shook off, or he knew how to shake off, and he started to rise again. Para siyang kwento ng isang kabayo na may isa daw merchant, isang businessman na nahulog yung kanyang kabayo sa well. Ito yung kwento ng the horse that fell on the well. Dahil gusto niyang matapos sa yung kanyang problema, sabi ng merchant na to, ililibing na lang niya ng buhay itong kabayo na to. So, konti-konti niyang tinakpan ang well para nga
malibing ng buhay ang kamayo, at every time na nagtatapon siya ng buhangin doon sa may pala papunta doon sa well para nga malibing ang kamayo, sinishake off yun ng horse, at dahil nag-aalala at natatarantang itong kabayo, every time na sinishake off niya yung dirt, yung buhangin sa katawan niya, at patuloy naman itong merchant sa pagtapon ng buhangin doon sa well, unti-unti tumaas yung buhangin doon sa may well hanggang sa nakalabas ang kabayo, and eventually he got freed from that well. So yung story na to ng kabayo ay napakagandang kwento, dahil ito rin yung ginawa actually ng younger son, na sa kabila ng kanyang ginawang kasalanan, he humbled himself and started shaking off all his sins. He accepted all the things, all the bad things that he did, and he wanted to go back to his father, even to the point of asking his father to make him or consider him no longer as his son, but as one of his servants. At makikita natin sa kwento na to na meron at merong pag-asa, dahil ang Diyos ay laging all-embracing, nakabukas ang home sa atin. In fact, ang Tagalog ng home ay tahanan. Dito sa mundong ito, sabi nga sa Hail Holy Queen, this world is a valley of tears, puno ng bigate, pero meron at meron laging tahanan na handang magpatahan sa ating mga luha, sa ating mga iyak. At nandoon yung Ama na alam niya na tayo ay makasalanan, laging bumabalik sa pagkakasala, at handang magpatawad. So like prodigal son, like the horse also in my story, dapat tandaan natin na laging open arms na tayo ay sasalubungin ng Diyos Ama sa kanyang tahanan, na yun naman talaga ang original home natin. Dapat hindi rin tayo maging mapanghusga sa ating kapwa-tao, sapagkat wala ni isa man who can stand the justice of God, sapagkat tayo ng lahat ay pinanganak at mamamatay na makasalanan. So maging hope sana natin itong prodigal son story na to, a parable of the prodigal son, para hindi tayo mawala ng pag-asa, sapagkat si Satanas ang siyang nagkukulong sa atin na tayo ay makasalanan, wala na tayong pag-asa. Pagkos kung ang maging attitude natin ay katulad ng prodigal son, na katulad ng kabayo at isang phoenix na always ready to rise from the ashes, at always ready to shake off all the dirt from our lives, all the things that we have done, and eventually will rise up and start all over again, then finally we will reach our final home, which is heaven. Sana po ay may natutuan kayo sa akin ating sharing ngayong panahong ito ng ika-linggo ng Lent or ng Kwaresma. Have a nice day!